Magandang umaga po mga kapatid, umpisa ko po. Ang sabi ng mga kapatid, kung mayroon man daw ang isa sa pinakamportanteng bagay sa araw ng Sabat, ay ang makinig ng lesson at mag-aral. Ako po ay hindi magsasawa na kayo ay kumbinsihing makinig sa araw po ng ating pag-aaral. Iwasan po natin na tayo po ay magsika-sika kapag tayo na tulog na ng iglesia. At ang dalawa po natin na kaya tayo naman dito magpupuri tayo sa ating Diyos. Ang nais ng Diyos, makina tayo na nakikinig sa Kanya. At ang pakikinig, doon po rin simula yung tunay na pananampalataya. Wala po pananampalataya na lalago kung hindi po tayo marunong makinig. Ang ating pumuhana, sikapin po natin na hindi sila makapigil ng distorbo na po sa harapan. Okay lang po na sila ay maglaro dyan sa likod. Huwag naman sa harapan. Ano po? So ngayon mga kapatid, bago po tayo magsimula, ay nais kong sabihin sa inyo kung sino yung mga may lesson. Lahat kami ng may lesson. Brother Roy lang yata. Okay. Si Brother Roy may lesson. Dito ka sa harapan. Tayo ay magtutulong-tulong. Yung may mga magandang kasulatan, ihanda ko sa inyo. Tayo po ay mag-aaral. Kayo po yung nakabasa. At yung iba naman ay may cellphone, may Biblia. Pwede yung gamitin. Ayun po yan. So ngayon po, bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin muna. Dakila po ng Diyos Ama, banal po yung pagkagayon sa lahat. Pati po rin yung Panginoon na ang araw nito ay isa siyang napakahalaga sapagkat mayroon po kayong mga mensahe na ipapatuloy sa bawat isa. Upang maihanda po namin ang aming mga sarili sa inyong malapit na pagdating. Narito Panginoon ang inyong bayan, malapit kami Panginoon ay hindi marami sa bilang. Alam po namin Panginoon ang patnubay, ¡Gracias!
Napaka-importante po mga kapatid ng buhay ng ating Panginoon. Subalit, ano po mga kapatid? Subalit ang ating Panginoon ay hindi, ano po? Ay hindi po nang hinaya na ipagkaloob ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Sa 1 Pedro
Panginoong Jesus. Lahat po tayo ay namamisikan. Pag sinabi po tayo namamisikan, mga kapatid, mayroon na po tayo karapatan na magmana ng buhay ng walang hanggan. Sapagkat tayo po, mga kapatid, ay hinagaw muli. Ay hinagaw? Kinuha pa lang muli ng ating Panginoon sa kapangyarihan ni Satanas. Sa pool ng tao ay tumuway sa kalooban ng Diyos. Noong panahon po ni Eva at Adam, tayo po ay pag-aari ng Satanas. Ngunit, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, isinumpak po niya na tayo ay kunin niya, kukunin kay Satanas. At ito po ay nangyari sa pamamagitan po ng ating Panginoon Jesus at sa pagkakaroon po niya ng buhay at pagdanak ng kanyang mga dugo. Imbis na tayo po ang naroon. Imbis na tayo po ang mamamatay ng walang hanggang kamatayan ay tayo po ay kanyang pinubos sa bagay na iyon. Nang tayo po, mga kapatid, ay magkaroon ng pag-asa. Ito po, sa 2 Pedro 1:8, na di ninyo nakita ay inyong iniibig ang sinasampalatayanan. Si Jesus, mga kapatid, hindi po natin nakita, pero nakita ng iba. Pero ating sinasampalatayanan at sinusunod, no, mga kapatid, yun po yung tinatawag na pananampalataya. Ang pananampalataya ay sumasampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. Hindi mo nakita si Jesus, ngunit sinampalatayanan mo. Hindi mo nakikita ang aking, ngunit nadarama mo. Ibig sabihin, mayroon kong Diyos. Ano po? Si Jesus ay mayroon kong mataong nagpagtulong muna. Si Pedro, lubos niyang naunawaan na si Jesus nga ang tagapagligtas sapagkat nakita niya sa unang mga tao sa mga sulat ng mga propeta. Tulad ng sulat ni Propeta Isaiah. Ngayon ito, mga kapatid, ang sabi ang dugo ng handog ay pumahalagang pinagampanan sa pagtubos mula sa kasalanan. Ang mga kristyano ay pinubos sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Jesus. Si Pablo rin ay nagpahayag ng ganong idea ng paghalili si Jesus na hindi nakakakilala ng kasalanan ay ginawang kasalanan para sa atin. Mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus walang kasalanan. Ngunit siya ang umangkin ng maraming kasalanan. Yung kasalanan ng buong sanglibutan, siya po ang pumasal. Kaya napakalaki po ng ating utang na loob sa ating Panginoon. Ang sabi, ano ang maigaganti mo sa pag-ibig ng Diyos sa iyo? Ano po kaya ang ating maigaganti, mga kapatid? Paano po tayo mamuhay? Tayo po ang lahat sa ating ay ginawagan ng ating Panginoon. Binigyan po niya tayo ng pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibinibigay niya sa iyo at sa akin. Kukunin na lamang po natin. Ayaw pa natin. Ano po? Ang tanong, mga kapatid, paano natin makukuha ang buhay na walang hanggan at paano natin masasabi na ang ating Panginoong Jesus ay ating ng tunay na iniibig, mga kapatid? Bago po natin masisiguro na tayo nga ay umiibig sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ano? Paano tayo dapat mamuhay? Ako po ay magtatanong kamaya-maya lamang at ang lahat po na kung aking tatanungin ay gusto po sana magbigay ng kaunting halimbawa. Kaya nga mga kapatid, ang pakikinig ay nakikita po ay ang pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig. Ang bawat isa sa atin kaya narito ay makikinig. Ang hindi makinig, wala po tayo kung ano. Okay. Paano tayo dapat mamuhay? Una, dalawang ulit ay dinigil Pedro ang ugnayan sa pagitan ng paghahalo ng Diyos at ang pag-uugaling Kristiyano. Ang buhay dapat ng isang kuminana na sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon, makita si Kristo sa kanyang buhay. Paano namuhay si Kristo? Adelante, paano namuhay si Kristo?
At yung aking napakinggan, ito'y aking isinabuhay. Yun po yung Kristiyano, mga kapatid. Ano po? Tandaan po natin, kakatulan ng Diyos ang kilos ng bawat isa, kaya naman yung Kristiyano ay dapat kabuhay ng buhay na may kabanalan. Ikalawa, maraming beses sa pinagkili Pedro, ang Kristiyano ay dapat naging banal. Paano po tayo magiging banal, mga kapatid? Sa pamamagitan ng salita, ikaw ay hahatulan at sa pamamagitan ng salita, ikaw ay magiging banal. Mag-iingat po tayo ng ating mga sinatsak-tsak-tsak-tsaw, ano? Mag-iingat po tayo ng ating pagsasalita. Tutulungan po natin ang ating sarili na masumpil sa pamamagitan po ng pagsasalita. Ang ating pananalilalawa ay magkaroon ng lasaw asin. Maging kapakinabangan mga kapatid sa bawat nakikinig. Kaya nga po na dalawa yan. Mayroong banal at mayroong hahatulan. Ano po? Sa pamagitan ng salita, hahatulan ka at sa pamagitan ng salita, ikaw ay magiging banal. Pwede man tayo pala magsalita na maayos. Pwede naman po pala tayo magsalita ng mayroong pag-ibig. Pwede naman pala tayo lagi may respeto. Bakit hindi po ito magawa? Ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, ay dapat kabuhay kay Kristo. Ha? Okay po. Ang sabi nito, ang paraan ng pag-iwalay ng isang bagay bilang banal ay tinatawag na pagpapakabanal. Hinahangad ni Pedro ay maging banal ang kanyang mga pamamasa sa pamagitan ng Espiritu at maging pasundurin kay Jesus. Ang sabi po ng ating Panginoon Jesus, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang sabi ng ating Panginoon Jesus, mabanal ang nakikinig, mabanal ang bumabasa, at mabanal ang tumutupad ng mga nasusulat sa kanyang kasulatan sapagkat ang panahon ay malapit na. Paano po tayo magiging mabanal at pamikilan po namin ang mabanal na pagdating ng ating Panginoon kung hindi po natin binabasa ang kasulatan? Hindi po tayo naghahanda ng ating mga pag-uugali. Paano po tayo makakapagpasalub, makakasalub sa ating Panginoon? Sapagkat mga kapatid, ang batihan ng kaligtasan, mga kapatid, ay hindi lamang sa pananampalataya at naniniwala ka na mayroong Diyos. Ang batihan po ng pananampalataya at kaligtasan ay kinikilala mo ang Panginoon bilang Panginoon ng iyong buhay. Ang Panginoon po natin ay hindi po natin binibigyan lagi kung sama ng loob. Ang ating Panginoon ay ating pong sinusunod. At ang ating pong Panginoon ay ating pong gagawing Panginoon. Ano po? Kaya sabi, maging masunurin kay Jesus. Okay. Ikatlo, nagbigay si Pedro ng bilang tiyak na detalye sa uri ng ugali na rapat para sa mga binanal. Magbigay po kayo mga kapatid ng mag-isa sa mga ugali ng mga Kristiyano ng mga binanal. Okay. Sino po yung gusto magbigay ng ugali? Maraming ugali ang dapat makita sa atin ng ating Panginoon bago tayo iligtas niya. Ano yung mga ugali na dapat makita? Mapakumbaba. Oo, mapakumbaba. Ano po? Magbigay yung kapataan ng ugali ang gusto makita ng ating Panginoon. Matulungin. Sige po. May mapakumbaba. May matulungin. Maawain. Dami lang yung hata. Maguna, yun ang mga kailangan na nakita ng ating Panginoon. Okay? Ang Kristiyano po, mga kapatid, ay dapat pong lumalan yun sa katamaan. At, ano pa po, sa mga pagdarana. Kung tayo po ay nakay Kristo, alis na po natin yung pagkukunwari. Ano mga kapatid? Anong ipagkukunwari?
maging matapalin, mapagmahal sa mga kapatid, mabait, mapagpakumbabang pag-isip. Dapat sila magkaroon ng kabutihan, pagiging makadiyos at pag-ibig. Ayon sa 1 Pedro 3:8 at 9. At sa 2 Pedro 1:5 ang 7, sa katunayan dapat silang panatilihin ang tapat na pag-ibig. Ang sabi ko mga kapatid, ang sulat ni Apostol Pablo, ano man daw po ang ating gawin? Ang iyong man daw buong kayamanan ay ipagkalungko sa mga duha. Ang iyong buhay ay tuging man sa apoy. At ang lahat ng iyong makakaya ay ibigay man sa lahat ng mga taong nangangailangan. Ngunit, walang pag-ibig ay wala ding kabuluhan. Natanda po natin, mga kapatid, atin pong pakikiramdaman yung ating sarili na kung ang lahat ng ating mga ginagawa ay galing sa ating puso. Ito yung mga aluman. Ito'y kailangan ay buhay sa loob. Yung pagtulong, maganda yan. Pero mga kapatid, marami pong tumutulong ngayon. Tandaan po natin, iba-ibang klase ng pagtulong. Ang pagtulong na gusto ng Diyos ay yung halos talaga yung puso mo dumadagundong sa pagtulong. Yung talagang sarap na sarap ka, maligayang maligaya ka, na pagdaman ka kaunting lang yung tinulog, ay yun lang ang kaya mo, ay talagang magganda yung gano'n. Ano po? Ang pangunahin mo, mga kapatid na namin sa Diyos, ay makita rin sa atin ang pag-ibig. Ang sabi ko, lulihan, iginit ni Pedro sa kanyang mapapasa, na ibigay nila ang kanilang mga kapalisihan kay Jesus. Ano yung kapalasahan? Yung mga pagkaalaala. Yung halimbawa, bukas, marami kami yung ganito, may problema ako, marami akong suliranin. Ibigay namin yan sa ating Panginoong Jesus. Hindi ko yung kaya eh. Pag hindi ko na kaya, ibigay mo sa Panginoon. Kahit nga kaya mo, ibigay mo pa rin sa kanya. Ano po? Ang lahat mo ay binibigay sa Panginoon. Nang sa ganun, tayo po ay makagawa ng mayroong kagalakan. Bakit kung natin pinakailangan gawin ang mga bagay na nasa ng Diyos na makita po sa atin kung paano po tayo mamumay? Sapagkat tayo po ay umaasa na bilang isang Kristiyano ay makikita po natin ang pagdating ng ating Panginoon. Tama po ba? Ngayon, kung tayo po bilang Kristiyano ay walang naman na makita ang ating Panginoon, bakit pa tayo narito? Mga kapatid, ang Kristiyano dapat magbuhay na mayroong kagalakan kay Kristo. Okay. Ang pagkasa po ng ikalawang pagdating ng ating Panginoon, ang sabi nito, umpisa pa lamang ng Apostol Pedro, binanggit niya na mga Kristiyano ay mga manang hindi nasisira ng trato sa langit sa kanila. Ang ibig sabihin po, sabi ni Pedro, umpisa pa lamang ng 1:4, basahin niya po. 1 Pedro 1:4. Opo, 1 Pedro 1:4. Ayan. Sa isang manang di nasisira at walang tumis at hindi kumukupas na inilaan sa talawi para sa inyo. Ang ating Panginoong Jesus naghanda ng isang langit o isang manang nasisira para sa bawat Kristiyano. Yung mga Kristiyano na namumuhay kay Kristo. Ibig sabihin, gagawin meron ba ng Kristiyano hindi namumuhay kay Kristo. Kasi mga kataan po natin, ang talata, isang manang hindi nasisira at walang dungis at hindi kumupas na inilaan sa langit para sa inyo. Para sa inyo, sa ating lahat, ang langit, ang isang manang hindi nasisira para sa mga Kristiyano na ang buhay ay pinamumuhay si Kristo. Pero mga kapatid, kapag pangalan Kristiyano marami, kaya nga si dami na buhangin sa karagatan ang hindi maliligtas sapagkat marami ang Kristiyano na sa pangalan ng Kristiyano. At tandaan po natin ito, ang ating pong lesson ngayon ay idinidiin sa ating Apostol Pedro na tayo ay magkaroon ng isang pamumuhay na banal sapagkat ang darating ay banal. Ang
masama. Tinitingnan ako ng aking kapitbahay. Tinitingnan ako ng aking mga barangay. Adventist ako. Kailangan ko ingatan ang sarili ko. Di ba? Ang kailangan natin mag-ingat sapagkat tayo ay ilaw ng sanlibutan. At ang ilaw ay dapat ilalagay sa tamang nalagyan, hindi siya ilalagay ng takalan. Kung sa ganoon, mga kapatid, kapag nasa ilalim, hindi makikita ang ating liwanag. Kung tayo ay, ang ilaw ay nakalagay sa talagang nalagyan, magliliwanag na tayo sa buong sanlibutan. Ito po, mga kapatid, ang nais ng Diyos na magkaroon tayo ng kaayusan sa lipunan at sa iglesia. Kumusta po yung ating ginagawang pagsamba sa panahon ng pagsamba sa ating Panginoon? Sa pagdating natin, mga kapatid, ang gusto makita ng Diyos, lumuhod ka muna sa Kanya. Hindi ka agad ganito. Hindi ka agad ganito. Ang gusto ng Diyos, ako muna, lumuhod ka. Ang isip mo sa akin. Ako'y magsasalita sa harapan mo, ang mata mo'y sa akin. Ang daiga mo'y sa akin. Ang puso mo'y sa akin. Hindi kung kalikalino ang mata, ang kalikalino ang daiga, kalikalino ang puso, pati ang bibig. Mga kapatid, ako po ay talagang praga. Magaling na kayo matuwa, pero ang ating lesson, binibigyan sa atin kung paano tayo mabuhay bilang isang Kristiyano. Ang Kristiyano, mga kapatid, nag-iingat. Ang Kristiyano, nakakonsentrate sa pag-aaral ni Kristo kapag sa araw ng Sabat. Nang tayo lumago, nang tayo hindi abutan ng Diyos na mga natatakot, kundi aabutan tayo na nagagalak sa kalubong sa Kanya. Tunay, mga kapatid, nang sabi, may punto dapat tayo kaayusan sa ating iglesia. Ano ba yung dapat makita sa ating iglesia? Una-una, sa mga bata, tulad ko na matanda, ay dapat kong isere yung aking karunungan sa kanila. Pwede kong isere yung mga kaalaman ko sa kanila gaya ng mga leader, ng mga sabas ko leader, ng mga nagre-lesson, ng mga nag-speaker. Kaya naman yung mga kabataan, dahil tuturuan din natin sila. Yun pong ating may isi-share. Ano ba ang ating isi-share sa ating iglesia para maging maayos? Kailangan ko, manahimik na lang ako para may ma-share naman ako. Kailangan ko, umumiti ako para kahit paano maging masaya. Kailangan ko maging, magaling ako maging pagkamay. Kailangan ko, magdala ko ng kumbing pagkain para sa iglesia. Ang lahat ng ito, mga kapatid, ay talento na ibinigay sa atin ng Diyos. Nagagamitin natin sa iglesia, pero nagdaan po natin kapag ang ating bibig, ginamit po natin sa walang kaguluhan, malaki huwag ka na magsimba. Sayang lang. Ang sabi ko natin kapag tumasok sa iglesia, mas maganda ang puso mo na kay Kristo. Huwag po kayo magagalit kasi ang lesson po natin ay kung paano tayo magbuhay bilang isang tunay na Kristiyano. Nasa huli ka pala muna tayo ngayon. Ang sabi ni Pedro, mga kapatid, kung noong mapanganib ng panahon na mayroong kagugusin kung panahon yung Kristiyano, mas lalo na ngayon mapanganib sapagkat ang ating kaaway ay para lang sa iyo umuunga na naghahalap na masisila niya. Payag ba kayo na tayo masila? Na sa maliit na bagay tayo po ay nagkasala? Na sa maliit na bagay tayo po ay hindi maliligtas ang dahil sa maliit na bagay? Tandaan po natin, kung si Satanas ay umilino, dapat gagamitin po natin ang ating talino. Ang lumikhaan ng ating kaisipan ay ang ating Panginoon. Hindi kayang, ano po, kayang basahin ni Satanas ng ating pag-isip. Ngunit kaya niyang pagbigay ng masama sa ating pag-isip. At kapag ito'y tinanggap natin, tayo po ay nagkakasala. Iwasan po natin na tayo ay magkaroon ng pag-isip na masama. At kung dadaan tayo dito, iwaksin po natin yan at tayo po ay mag-concentrate sa pakikinig sa salita ng ating Panginoon. Yun po ang pinaka-importante. Gagamitin po natin yung ating pag-iisip. Kaya kung sabi, maging matatalino kayo. Kung si Satanas matalino, talinuhan mo. Ano? Kasi hindi niya alam yung iniisip mo. Pero pwede siya magbigay sa iyong isip. Pwede niyang ibalik yung mga nakaraan mo para maghina ka sa pananampalataya. Isipin mo na hindi ka pa pinapatawad ng Panginoon upang ikaw na namumuhay bilang Kristiyano, bumalik ka sa dati kong likas. Yun po ang na gusto ni Satanas, ngunit ang gusto ni Kristo.
diretso ulit. No? Wala po ganun. Okay, tayo po ay namumuhay bilang isang Kristiyano. Ang sabi nito, ang mga otoridad ng gobyerno ay kinalagabis po ng Diyos para bantayan niyo ang mga gagawa ng masama. Siyempre, may pagkakataon na yung mga nasa kapangyarihan ang problema. Kaya mga kapatid, yung mga naitalagang leader ng ating bansa, yung mga naitalagang kapitan, yung mga naitalagang presidente, gaya po ni Presidente Duterte, yan po ay inilaga ng ating Panginoon. Huwag po tayo mag-iisip na ang mga itinilagang leader ay hindi po itinilaga yan ng ating Diyos. Ang problema ng mga kapatid, sa gobyerno, yung tao na nakilumplo ay nagkaroon ng masamang pag-iisip kung kaya ang Kristiyano ay inuusin. Natandaan po natin yan. Ang sabi, itinilagabis po ng Diyos para batayan yung mga gagawa ng masama. Ang gobyerno against sa masama. Okay, so, kita natin si Duterte. Ako, pinahanga yan kung sa droga. Talagang walang takot na sumubo na mga droga. Itinilagay ng Diyos para hindi ang masama hindi kumata. Ayoko rin mabiktima yung mga kabataan natin dyan ng droga. Ano po? So, itinilagay po ng Diyos. Ngunit kung ang nainom po ang kapatid sa ating gobyerno, ay ang kanyang pag-iisip ay magkaroon ng isang pag-iisip na magkaroon ng isang tinatawag na pag-upusig sa mga Kristiyano. Ito po ang pinakamasaklap. Sapagkat ang sabi sa kasulatan, magkakaroon ng isang kaisipan ang mga kaharian at para labanan ang dakilang araw ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, ito po ang ating paghahandaan. Paano po tayo makakapaghanda sa isang bagay na ito na itinala na magkakaroon pala ng isang kaisipan na ang kanilang layunin ay labanan ng dakilang araw ng Panginoon. Ang ibig sabihin, brother, magkakaroon ng talaga pag-uusig sa Kristiyano. Kung noong panahon ni Pedro, panahon ni Pablo, sila po ay inusig at namatay. Sa panahon po natin ngayon, darating din po yan. Hindi po sa panahon ng iba, kundi aabutan. Marahil aabutan ko. Pero mga kapatid, alam natin, mayroong pag-uusig sa Kristiyano. Ngunit alam natin, ang sabi, tayo po lahat ay walang magiging problema sa panahon na iyon. Kung ang isang Kristiyano ay namuhay kay Kristo, si Kristo po ang bahala sa inyo. Hindi niya kayong pababayaan. Ang sabi nga, ang mabubuhay, ang marami, libu-libo ang mabubuhay sa inyong harapan. Ngunit ikaw ay nakatayo. At ang sabi nga ng unang mga alagad, ano kung mamatay kay mamatay? Ang mapalad ang mamatay kay Kristo sapagkat magkakaroon ng buhay. Yun po yung naging kaisipan ni Pedro. Yun po ang naging kaisipan ni Pablo. Ano ngayon? Kung mamatay ako kay Kristo, batid ko na pagkamatay ko, mabubuhay ako muli at magkakaroon po ako ng buhay na walang hanggan sapagkat ito yung pinangako ng Diyos ng ating Panginoong Jesus na kanila mismong nasaksiyan at nakita nila na si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Bakit sila hindi maniniwala? Bakit nila hindi pagkakalabangan ng buhay? Alam-alam kay Kristo, kung mayroon naman isang buhay na hindi na masisira, kung mayroon isang manang na kalahan sa mga Kristiyano, na isang manang hindi masisira magpakailanman. So mga kapatid, ngayon po ay may mga katanungan po tayo, ngunit mga kapatid, pagpapatuloy po ni Brother Wade. At mga karagdagan ay dinihin ko ni Brother Wade. At tayo po ay magtatanong. Lahat na po ng tanong, itanong na ninyo. Hanggang na ninyo si Brother Wade at si Brother Tete. Ano ba? So, mga kapatid, dinihin ko po ang panahon kay Brother Wade. Okay, thank you po. Medyo busy sa lesson kaya tayo pa nag-sabi
tayo ang susunod. Pag kumukontra na, ang gagawin natin? Ang sabi ng Biblia, tayo ba ay susunod sa tao o sa Diyos? So, pero habang hindi pa ito nagkukontra, kailangan natin sumunod. Pag sinabing no parking, no parking. Pag sinabing mag-helmet, pag sinabing, pero may mga probinsya na bawal mag-helmet daw. Kasi maraming riding in tangent. So, kapag sa labas ng EAP, bawal mag-helmet. Sa labas ng EAP, dapat naka-helmet. Okay. So, may mga bagay na ganyan, pag sinabing no littering, hindi dapat tayo nagkakalat. Pag sinabing no overtaking, ayan, susundin natin. Pag sinabihan tayo na magbayad tayo ng buwis, eh, hindi magbabayad tayo ng buwis. Marami po yan. At ang purpulito sa aming gobyerno, minsan pinabasa ko ang mga batas na ang mga law ng Philippines. Ay, talagang, para rin ako minsan nagbabasa ng Deuteronomy 54 yung Judges. Kasi napakaraming kong sense ng mga batas ng ating lipunan. So, order in society. Yan po, tayo dapat ang pinaka-mababait sa ating barangay. Dito ba? Tayo dapat ang hindi nagbubulo sa ating mga kapitbahay. Nangarang tayo pa yung nakikipagsigawan sa atin. Kasi, dapat maganda example tayo. Minsan, ang isang motivation na lang, yun lang kasi naiaralan natin na tayo ay naiinistin minsan sa atin sa mga nangyayari sa buhay. Pero minsan, pag nalaman natin na, uy, tinitingnan pala ako ng mga kapitbahay ko, ay, sige na lang, huwag na natin gantihan kasi kailangan natin maging mabuting example. Yan po. So, ang sabi po dito sa 1 Corinthians 14, 40, let all things be done decently and in order. Kaya po, kahit tayo sa church, gusto natin lahat ng mga bagay ay maayos. We try our best na maging maayos tayo dahil God is a God of order. Ayan, meron tayong officers, meron tayong organization, and pati po sa church worship. Hindi tayo masyadong makipagdagdag pag nag-uusap pag nag-uusap ng church. Kasi ito pong Sabat ay panahon hindi natin. Ito po ay panahon ng ating Diyos. Kung pwede tayo makapagpintuhan ng buong araw sa ibang araw, okay lang. Pero pag Sabat na, ang sabi sa Biblia, dapat yung ating pananimla, yung ating direksyon ng ating lakas ay naaayon sa Diyos. Ang sabi rin po dito sa 1 Peter 5:2, yung mga church leaders, kailangan i-tend the flock of God na pinagkatiwala sa kanyo. And kailangan natin ng humility and care. Ayan. Okay. At dito naman po tayo sa isang favorite po na topic, scriptures. Napakaganda po niyan. Ang sabi kasi dito, lahat po tayo naniniwala sa Bible, ano po? Mawala ng lahat, huwag lang ang Bible. Kahit na yung Bible ay nasa cellphone, nasa aklat ng Biblia, nasa scrolls, o nasa bato, sa tulad ng Ten Commandments, salita pa rin ng Diyos. Ang pinakamaganda, yung nakamemorize sa ating isip. Kasi pag kinuha na lahat, kung mawala na lahat ng Bible, ay i-remind ng Holy Spirit yung mga narinig natin sa church. Narinig natin kay Elder, yung narinig natin sa Sabbath School, narinig natin sa Our Worship, sa AY, sa Vesper, at sa Masalitin. Ang sabi po rin sa 1 Peter 1, of which salvation and the prophets have inquired and searched diligently. Paano po nabuo ang Biblia? Ang mga propeta ay in-impress ng Holy Spirit na malaman ito at sabihin. At yung mga nakikinig sa kanila ay simula, o sila mismo ang simula. Diligently, who prophesied of the grace that should come unto you, searching
what? O manner of time, Christ. Pati kung kailan si Jesus Christ dumating, ay ni-prophesy doon ng mga propeta. Kaya nalaman mo sa mga hari kung kailan si darating. Kung kailan din si Jesus Christ ay darating sa pangalawang muli, nandiyan po sa Biblia ang mga tangga. Napakaganda po ng Biblia, lalo na pag tinatalakay natin ito, ito talaga ang aking favorite na topic. At kailangan natin saliksikin. Ako po ay dati estudyante at naiingit ako sa aking mga kapwa estudyante dahil matatalino sila. Yung sa aming klase leader ay yung examination namin ay 45 minutes. Ako, natatapos ako 40 minutes. Yung mga klase ko, 15 minutes lang, nagpapasa ng papel. Halos perfect pa! Sabi ko, paano kaya maging matalino? So nagsaliksik po ako kung paano maging matalino. Kasi naiinit ako sa mga matalino, gusto ko rin maging matalino. Meron po ako nakita ang pinakamagandang paraan. Ang sabi ni Sister White, the study, walang tatalo sa pag-aaral ng banal na kasulatan for intellectual culture. Kung gusto natin maging maayos ang ating pag-iisip, maging mabilis ang pag-iisip, kailangan natin magbasa ng Biblia at pag-aaral. Okay. Meron pa pong tanong dito. Ayan natin yung 2 Peter, For we know that we have not followed cunning device of people. Kung lahat ng Kristiyano naniniwala sa Biblia, bakit ang dami-daming klase ng Kristiyanismo? Di po ba? Lahat tayo naniniwala sa Biblia, bakit iba-iba ang pananaw natin sa second coming? Iba-iba ang pananaw ng mga Kristiyano sa kalagayan ng mga patay? Dahil po, minsan hindi tayo nag-aaral siya. Actually, tayo ng mga Adventist, hindi rin tayo dati umiwas sa pagkain ng hapon. Pero dahil sa pag-aaral, natutunan natin kung maana sa Biblia. Hindi rin tayo dati nanginginig ng sabado. Pero sa pag-aaral natin, tayo ay natutunan natin itong mga ito. So, kailangan po natin tuloy-tuloy mag-aaral. At ngayon po, kahit ngayon mga panahon, pag meron po ang issue na natatapakay ang ating simbahan, napakaganda ng proseso. Kasi pinag-aaralan ng maraming tao ang Biblia, ang buong Biblia. Meron ako minsan makatabi po yun sa IELTS. Alam niyo po itong mga taga-general pastors, mga pinagpalay ito ng Diyos na talaga tinututupan nila ang pag-aaral ng Biblia. Layo na rin yung mga kakilala natin sa Biblical Research Institute. Eh minsan, hindi talaga po hinahangaan ko itong mga halagay ng Biblia. Nakaupo ako sa ayas. Ang sikip-sikip na kasi ang dami-dami tao sa ayas. Tapos itong hinahangaan ko na tao, na taga-biyakay, ay doon pa sa akin tabi upo. Doon pa sa akin tabi upo. Tapos nag-discuss kami, sabi namin, sabi ko, Doctor, I was watching you in how you were defending against women ordination. And I really admire that. I praise the Lord that God has given me talents. Nag-uusap-usap kami. Noong pagkahapon, tapos nag-uusap kami. Sabi niya, ano mo meron pang isang paraan kung mapaano hanapin ang katotohanan. Kasi ang pinag-uusap na natin ng aming mga kapatid, yung first, yung Isaiah 8:20, with the law and the testimony. Sabi niya, meron, tama yung sinasabi sa tanong niya, pero may isa pang paraan kung mapaano natin malalaman ang katotohanan. Kailangan
para sigurado. Kasi mas maganda ng malaman ko na mali ako kaysa sabihin ng iba na mali ka. Diba? So, hanapin ko na ng maliit sa Biblia. Ito po ang maganda sa ating Bible. Sa mga kapatid, sino pa ang hindi dito nakakabasa ng buong Bible? Ibigyan natin ng price. Dapat merong price ng mga kabasa yung mga kapatid. Oo, tapos maglagay tayo ng aradyan. Genesis, Exodus, lahat ng book. Yung mga kabasa, may price. Kinsika nung ganun. Ganun daw nabasa ni Pastor Durant din yung bata ko sa yung Bible. Inuunan niya yung ating book para may check na agad. Okay. Ano pa po ang mga katanungan sa Bible? Naniniwala tayo lang sa Bible. Pero ito ang pagod. Brother Jay,
mas magandang manood ng teleserye. Mas magandang maghanap buhay na laro kaysa magpupusa ka ng pagbabasa siya. Hindi ko naman maintindihan eh. So, ibig sabihin, ang Bible, ang pinakasentro ng ating kabuhayan, moralidad man, yung pag-uugali, yung ating doktrina, paniniwala, at sabi pa nga sa Diyos, yung sa Timoteo, di ba? Yung sa pag-uwi, pagsansala. Ibig sabihin, pag hindi ka gumamit ng Bible, magkakamali ka sa lahat ng desisyon, pangangatuhiran, paniniwala. E ngayon, pag nagkaroon ng problema ng simbahan, ng iglesia, hindi nyo na alam ang gagawin dahil walang basihan ng susundin eh. Walang Bible. Marami nang babasa ng Bible, kaya lang gumagawa ng sinabi na nga nila, gumagawa ng sariling paniniwala. Kaya lang ang salita ng reliyon. Kanina lang, pinapaliwanag sa ating reliyon na iisang pangalan, Iglesia ni Cristo, pero di ba wala eh. Bakit hindi nagkakasundo? Iisang Bible ang pinag-aralan. So, pumapasok na yung tatlong ano yung role ng banal na espiritu para pagkaisahin ang corrupted na kaisipan ng mga tao na makasalanan para sila magkaintindihan kahit na ang kanilang kaisipan hindi magkakapareho. Isa lang ang solusyon, banal na espiritu. Biblia, banal na espiritu, ito yung pagsasamahin natin. Ngayon, ang tanong mo kanina, nahihiling ba banal na espiritu? Alam ko, nasa dyan yun, pero makasalit. Sa Juan, ba? Makihanap nyo na lang kung anong chapter at verse na sinasabi dito. Ano pa kung hihingi ka sa Ama ng banal na Espiritu? Ibig sabihin, pwede hihingi ng banal na Espiritu. Lalo-lalo na sa panahon ng kapanahonan kasi mas kailangan natin. Ano sabi sa Spirit of Prophecy? Yung Holy Spirit, binasa natin kung nakalipas sa Sabado, will be slowly be withdrawn. Sabihin, ang banal na Espiritu, samantalang malaki na yung pagsasalamatuhan ng awa, ay aalisin sa ating kalagitnaan. Paano kung saan bahay kong sapatista? Paano kung hindi ka palabas basa ng Bible? Paano kung palalabad ka? Paano kung ang paniniwala mo panuktot? Pero sumisimba ka. Ibig sabihin, pag hindi ka sanay sa banal na Espiritu, hindi ka humihiling araw-araw, eh doon sa posibilidad na pag inalis na yan, paano na yung ating magiging pamumuhay? Makikita pa ba yung pamumuhay ni Kristo sa atin? So, napakahalaga na maunawaan po natin mga kapatid ang role ng banal na Espiritu sa ating buhay at ang role ng Biblia. Wala na tayong pagtatalo kahit umuwi na tayo pagkatapos ito. Pero, natanim natin na ang Bible ng Holy Spirit kailangan ko palagi. Pag hindi ko tatanggapin at paniniwalaan yan, sa susunod na Sabado, makikita kita tayo pala muli dito eh. Ang problema, yung paniniwala natin, ganun pa rin. Hindi mahalaga ang banal na Espiritu at hindi mahalaga mag-aral ng Bible. Salamat po, Brother Jake, sa kasagutan. Kapitid, ang atin naman pong tungkulin, datang po ninyo sa akin po sa kamigaan, buksan niyo yung inyong puso at pasukoy niyo yung banal na Espiritu. Hinihingi po yan at siyempre, kailangan natin buksan yung puso natin. Papasok po yan sa atin sa pagkakinihingi. Maraming pong salamat at tayo po ay nadako na sa mga pong ground officials. Tama po sa ating pagtatapos ng ating Sabbath School, tayo po lahat ay mag-alala tumayo. At awitin po natin.